At ito na po ang ating transaction details, guys. At successful na po ang ating repayment. Hi guys! Magandang araw po. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano natin babayaran ang ating REVI credit sa ating balance transfer transaction. So tamang-tama po, magjo-judit na po tomorrow ang aking first monthly repayment. Pagpamanhin po pala guys, kasi yung nasabi kong 15% yung mababayaran natin buwan-buwan sa ating minimum amount, hindi po pala 15% yun guys, 5% lang po pala yun. Kasi po nung sa last kong tutorial videos, yung umutang po ako ng 6,000, ang minimum amount nun ay hindi pala 900. Kasi na multiply ko po yun ng 15%. So ang minimum amount lang pala ng 6,000 na inutang ko ay 300 plus lang po pala. So yun po ang aking minimum amount. Ipapakita ko lang po sa inyo later guys. Kaya kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag kalimutang i-click yung subscribe button at paki-hit na rin yung notification bell para updated po kayo sa aking mga tutorial videos na i-upload. Maraming salamat po. Susundan nyo lang po ang video ito guys kung paano natin babayaran ang ating REVI credit at kung paano po natin babayaran ang ating minimum amount due. Ito, panoorin nyo. So ngayon guys, ay open po natin ang ating CIMB app. At i-open po natin ang ating REVI credit dashboard. I-click lang natin itong loan na nasa baba. So ayan po, so makikita natin ang aking remaining credit limit ay 24,000 pesos. Kasi yun nga, nag-transfer po ako ng funds na 6,000 noong una kong video tutorial. So yung 6,000 pesos na hiniram ko guys, ay tumubo ng 1.5% lamang. Sa makikita natin, ang 6,000 ko ay nagiging 6,084 pesos. At makikita rin po natin na magjo-June na po ngayong June 2, 2023, ang 6,084. Pwede po nating bayaran lahat yan at pwede rin hindi. So ngayon, ipapakita ko na po sa inyo kung paano natin babayaran. I-click lang natin itong Pay Now. At dito po sa pagbabayad po natin guys, ay may dalawa po tayong pagpipilian. Kung saan po natin kunin yung pirang ating ibabayad. Yung online ba or itong over the counter. Kung dito tayo sa online guys, ay kabilang na po dito ang CIMB Bank PH itself at ang other bank. Dito naman po sa over the counter ay pwede po tayong magbayad sa 7-Eleven, over the counter banks, other payment center, at bayad center. At dahil sa CIMB ko lang kunin yung pambayad ko, ay dito po tayo sa online. I-click natin itong CIMB Banks PH. At i-click po natin itong may maliit na arrow dito sa gilid. At dito naman po sa CIMB guys, may dalawa po tayong account na pagpipilian kung saan natin kunin yung pirang ating ibabayad sa ating REVI credit. Dito ba tayo kukuha sa ating GSave o dito po sa ating Fast Plus? So ngayon guys, dito po ako sa GSave kukuha ng aking ibabayad dahil ito lang po ang may sapat na laman. So i-click ko lang po itong GSave. Pagkatapos niyan guys, ay i-click po natin itong maliit na arrow dito sa gilid para sa amount na ating ibabayad. So ito na po yung amount na pagpipilian po nating bayaran. Ito na po yung sinabi kong minimum amount due na 304.20. So ito na po yung 5% ng 6,000. At ito namang statement balance ay ito na po yung kabuuang inutang natin plus yung tubo na 1.5%. At tulad po nung sinabi ko na pwede po natin bayaran lahat at pwede ring hindi.
At tulad din yung sinabi ko dati na kung wala pa tayong budgets para ibayad, pwede pong ito munang babayaran natin itong minimum amount due. Pero kung may sapat na pira na po tayo, ay pwede po tayong magbayad lagpas po sa minimum amount due. Basta importante, hindi po tayo bababa sa minimum amount para hindi masisira ang ating record dito sa REVI credit. Pero i-suggest or i-encourage ko rin po kayo na wag naman laging minimum amount due lang po ang babayaran natin buwan-buwan, dahil sayang din po yung interest o yung tubo na matamo natin buwan-buwan. Kapag naiipon na kasi yung interest ay lumalaki po yun. Suggest ko lang naman, so ayan po, patuloy po tayo. I-click lang natin itong minimum amount due kung yan lang muna ang ating babayaran. I-click lang natin itong statement balance kung babayaran na po natin lahat. Pero kung partial-partial lang, i-click lang natin itong other amount. Halimbawa po sa akin, ay dito po ako sa other amount. I-click ko lang po ito. Dahil ang halaga ng ibabayad ko po ay 1,084 pesos. So ayan na po, fee from GSave. At ang amount ay 1,084 pesos. So wala pong service fee yan guys ha. Pagkatapos niyan, i-click natin itong continue. So ayan po, review transaction. You are about to pay for REVI credit. So ayan na po ang complete details niya guys. I-review niyo lang po at pagkatapos niyan, i-click itong confirm. And then, i-enter lang ating 6-digit MPIN. At ito na po ang ating transaction details guys. At successful na po ang ating repayment. So ngayon, tingnan po natin ang aking REVI credit dashboard. So ayan po guys, na-add na po yung binayad natin na 1,000 dyan po sa ating credit limit. So nagiging 25,000 na po ang ating credit limit. At nabawas na rin po yung binayad nating 1,084 dito sa ating statement balance. So nagiging 5,000 na po. So ito pong 5,000 guys ay sa July 2 na naman po ang due date nito. So ganun lang po guys. At sana po may natutunan po kayo guys. Paki-like and share na lang po ang video ito kung nagustuhan nyo. At para sa mga karagdagang katanungan, isulat lang po ang inyong mga tanong dyan po sa baba sa comment section. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. God bless.